Maraming salamat, Yusek Ed Rosario, for that very kind introduction of your Lingkod ng Bayan. The Administrator of the Philippine Veterans Affairs Office, General Ernesto Carolina, sir. The representative of our beloved Governor Susan Yap, Mr. Arsenio Lugay. The beloved Mayor of our progressive town of Capas, Tarlac, Mayor Reynaldo Katakutan. My two colleagues, very dynamic, very handsome, and very determined to serve our people in our respective districts, Congressman Virgilio Maxon, a member of my Committee on Veterans Affairs, and my Vice Chairman of the Committee on Veterans Affairs, Congressman Noel Villanueva. The Executive Director of the National Historical Commission, the Honorable Ludovico Big Badoy, who was my mayor in Cotabato City when I was his city director. Boss, I'm here now. As your Congressman of 2nd District of Pangasinan. The other dignitaries on the presidential and on the floor. The veterans, most especially the sons and daughters, the families of our veterans and retirees. Magandang umaga po sa inyong lahat. The Armed Forces of the Philippines, under the leadership of the new Chief of Staff, represented here by General Blanca, maraming salamat po sa inyong pagdalo sa pasya na ito at ang ating Philippine National Police na aking kinabibilangan bago po ako mag-retire. Ako po ay preparado sa okasyon na ito. Actually, mayroon po akong folder doon, 12 pages, single space at 12 font, no? Ipirepare po ito ng aking staff sa Committee on Veterans Affairs. Nung marinig ko ang speech ni Mayor Katakutan at saka yung poem, yung ni Army, no? Napakaganda. I was so inspired. Sabi ko, at saka yung message ng ating governor, presented by Mr. Lugay, sabi ko, I should and must speak from the heart. Ako po'y galing ng India kahapon, no? At nag-landing po ako sa NAIA. At nasa isip ko ang okasyon nito. Sabi ko, hindi ako dapat mawala doon kasi ako yung guest speaker. At hindi ako dapat mali. Eh kagabi doon ako check in sa Microtel, no? Bago ako pumunta ng Microtel ng Tarlac, nag-aapunan kami kanya ng ating may bahay at saka yung dalawang anak ko. Sabi ko sa kanila, magang maga ako, pupunta ako sa Capas, Tarlac. Doon yung Dampana, yung isang monumento ng kagitingan ng ating mga veterano. Alam niyo ba kung anong sabi ng aking daughter, yung youngest daughter na si Angela? Dad, we are going to the, yung okasyon ng mga old people. So, that was the impression of my daughter, no? It must be the impression of so many other youth of our land. And then I told him, Angela, better think positively. Dad, I will not forget that you are named after my lolo, the late 3rd Lieutenant Leopoldo G. Batawil, a member of Class 43 of Philippine Military Academy, who was served in Bataan at young age with the rank of 3rd Lieutenant, and he died in Bataan. His body was never recovered. Those were the very words of my daughter. Ay salamat, Panginoon Kako. At ang aking daughter ay mas iba pa ron, nasa puso na rin niya yung kahalagaan ng kagitingan ng ating mga veterano. No? Yun po'y gusto kong ipamahagi sa inyo. Alam ko na mayroon kayong mga ako sa tuhod, mga anak, na hindi pa na-appreciate yung kahalagaan ng kagitingan ng ating mga bayani. Alam ko na
ang alam nila, a gathering of old people, no? As I've been said by my daughter, but make it a point to at least implant in their mind and in their heart. Kanina po, nung kami nag-awarding ni General Carolina at saka ni Yusek Rosario, hindi ko mapigilan na mapaluha. Dahil sa naalala ko kung ano ang sakripisyo na ginawa ng ating mga veterano para sa bansang Pilipinas. Yun ang namuo sa aking puso. Mula nung pagkabata ko, sabing ganun ng tatay ko, kailangan sundan mo ang yapak ng iyong uncle, the late Third Lieutenant Leopoldo Batawil. Ay dahil sa ikaw ay pinangalan ko sa kanya, pinilit ko pong makapasok sa Philippine Military Academy, naging sundalo ko, at nanilbihan sa mga delikadong lugar ng ating bansa. Hindi ko inalintana yung mga danger, yung mga kapahamakan na maaaring idulot ng ating serbisyo dahil sa nandito sa ating isipan, nandito sa ating puso, ang pagpapalaga, pagmamahal sa sariling bayan. Nakita ko yan sa paninindigan ng ating mahal na presidente, Rodrigo Roa Duterte, nung sabi niya ang lahat ng ating ginagawa ngayon ay para sa pagmamahal sa ating bansa. Presidente Duterte, hindi ka po nag-iisa. Kasama mo ako, kasama mo ang mga veterano, lahat ng mga sundalo at mga pulis, lahat ng mga pamilya ng mga veterano na nagmamahal sa ating sariling bansa. I believe that nothing happens by accident. Kanina po, 8 o'clock, sabi ni General Carolina, mauna na ako doon para alam ng mga kababayan natin na tayo ay mag-uumpisa on time. Yes, sir, sabi ko sa kanya, upper class ko siya. So, mauna na sila, ako naman, nag-ready na. 8:30 in the morning, nandun ako sa Capiz Shrine. Sabi ko, pagdating ko doon, bakit walang mga tao? Totoo ito. Hindi ako nag-iisa, pati si Congressman Lacson, nawala rin pala. Doon siya napunta. Totoo ito. Pagdating ko doon, kasi yun, nung bata pa ako, yun na lang palagi ang nabusa ang isipan na yun, ang Capiz Shrine, no? Palagi ko kahit sa iyo, kahit kayo rin. Ha? So, sabi ko, bakit walang tao? 8:30 na, nauna pa si General Carolina, wala siya dito. Eh, alis ko rin yung mga officials doon. Mayor, sinalubong ako, nakita nila na naka-dress to kill naman ako. Sabi na, uy, kilala ka namin ah, Congressman Batawil, dating General Carlos. Opo, ay halika. Ha? Makilala mo yung aming senro. Yung pala, DENR na yun. Yung lugar na yun. Akala ko, ha? Akala nila, talagang pupuntahan ko yung DENR. Kasi nakita nila sa television, si Secretary Gina Lopez, dinalaw niya yung nursery ko ng ilang-ilang doon sa mga Tarong, Pangasinan. Pinunta niya, nalathala yan sa diaryo at saka sa television eh. Nakilala ko ngayon sa Kongreso na Congressman ilang-ilang. Dahil sa pinatamnan ko ng ilang-ilang yung buong kampo ng Kongreso. Pag pumunta kayo doon, makikita niyo yung mga ilang-ilang ko doon. Napakaganda. Ha? Pero dito sa Tarlac ng Arboleon, saan? Yes! Sa bayan ng Alaw. No? At sabi ko, nagdala ko ng seedlings eh. Congressman, halika! Sabi niya, punta natin si Senro. Pagpunta ko doon kay Senro, ay sir, Congressman General, sabi naman ni Senro, mabuti nakadalaw ka dito. Oh, nasa na yung pan? Hindi pa tapos yung stage niya na.
Nandun yung stage. Maniwala kayo. Akala ko doon ako tatayo. Yung backdrop, hindi pa katapos eh. Sabi ko, kaya naman siguro, 30 minutes pa. Okay, punta natin si Senro. Pumunta ako si Senro. Senro! Hey sir, general, sabi naman niya. Oh, saan ba yung, yung seremonya natin? Ay sir, mayroon pa isang kapas rin. Sabi niya, ha? Saan? Initan siya ko. Naku, malilit ako. Sabi ko, alam mo ba na may dala kong mga ilang-ilang seedlings para maging mas makahulugan yung aking pagpunta dito? Sabi ko, eh tama-tama sir, magtanim na tayo dito. para mayroon ka ng paralan dito sa kapasray na ito. So, natanim muna ako. Ako natanim ako. Makita niyo sa Facebook ko yan. Totoo ito. You can see it in my Facebook. Pagkatanim namin dalawa ni Senro, inipansya ko. Akala ko, 12 minutes lang daw yung biyahe mula doon hanggang dito. Matrapit pala! But don't worry, Mayor. It's a sign of progress. Okay? Ngayon, picture, pinosto ngayon. Pagka mayroong tumitingin sa Facebook nila, yung mga nando sa shrine, at least maintindihan nila na malilit ako kasi nag-tree planting pa ako dito. So, yun po ang aking ang kahulugan ng araw na ito. No? Dalawang kapasray ang aking napuntahan sa isang okasyon. No? At ako ay labis na natutuwa at ikinararangal ko na ako ang inyong panauhing pandangal sa araw na ito. At iaalay natin sabay-sabay ang ating pagmamahal, paghanga at pagdarasal para sa ating mga veterano na nagbuwis ng kanilang buhay at sa mga buhay pa na naninirbihan na maging inspirasyon para sa ating lahat. At itong mga kasundaluan na nasa active service, ang ating mga kapulisan, ipagdasal din po natin sila dahil sa araw-araw na kanilang panunungkulan ay nakaalalay ang kanilang buhay. Hilingin ko po na tayo tumayo lahat. Tumayo tayo lahat at sumay-sumay tayong humarap doon sa dambana ng kagitingan dito sa Kapas Rhine. Ready? Hand, salute! Ready? Down! Maraming salamat po. Mabuhay ang ating mga veterano. Mabuhay ang ating mga igiting kasundalo. Hey! Lakasan natin para marinig hanggang doon sa Malacañang. Hey! Isa pa para marinig hanggang doon sa Luzon, Visayas, at Mindanao. Maraming salamat po. Thank you very much for our guest of honor.